sa isang mga machine. Hindi pwede yan. Kasi alam natin na mga Pilipino natin, kahit isang linggo tayo babaluktot na pupunta sa City Hall para naman ayos pumilig yung resulta ng baluktot. Wakas guys, pinayagan din na makakagat dito sa People's Government para makapagawa na kasi gawa yung programa. So ngayon din, hindi nalabas natin yung pagpapuntoo. So, yun ang nangyayari sa ating sa ilabas nating dokumento mula sa ating pagkakaisa. No? So ilabas, no? The True Patriot Movement, Tntrio, Mandamus, CSC. Meron tayong petition sa Supreme Court na ilabas ang log. Log frames, log transmission records na kailangan makita natin ng transparency. Kasi itong dalawang election sa atin sa Pilipinas, ang 2016 kay Duterte at itong kay Marcos sa BBM Jr., wala tayong international observers. Meron na tayong nag-walkthrough sa ating source code. Pero wala tayong international observers sa loob ng COMELEC. Kasi pinalis na yung mga Venezuelan, pinalis na yung mga smartmatics. Walang witnessing sa transparency. So, nasaan yung records? So, kailangan natin ibalik yung katotohanan. So, hindi tayo agrabyado ng mga sore loser, no? Mga sirang, nasisirahan tayo ng tiwala sa gobyerno. Eh, tiwala tayo sa gobyerno kaya tayo lumalaban dito eh. Kasi gustong-gusto na rin pakinasin, no? Na meron pa rin tayong karapatan, no? Meron tayong dapat maligilinaw. So hindi patapos ang laban. The government should be on our side. And the government should be on our side. And even the police should be on our side. Also on our side. Oh, sabi nga ni Abraham Lincoln, we are the people, no? The government is for the people, of the people, and by the people. So ito yung by the people. Nalulupok na sa gobyerno na puro corrupt, no? Puro corruption. Utang dito, utang dyan. Wala namang kabalbalan. Biyahe doon, etc. Sige, tax naman. Walang government projects. Don't rely on the people's taxes. Spend for the government for to make our infrastructure and services. So tayo yun. Galing sa atin yung taxes. Hindi galing sa gobyerno. Galing sa atin. Sila lamang naglulustay. Hindi naman lahat sa gobyerno ay gulong. No? Pero meron marami diyan na akala nila nakatakip tayo sa dilim. Para sila mga nagharihan sa dilim. Invisibility and anonymity. Pero tayo na sa liwanag. So huwag tayo matakot pag nasa tayo sa liwanag tayo. Kasi nga sa atin ang katulungan. If you are the way, the truth, and the life, huwag tayo. Huwag tayo matakot. Si mama ay magdasal sa salpa yata. So marami tayo maalang. Doon po tayo sa baba, magkakaring na ang Tntrio para hindi tayo magkakaroon. Sinasabotahe yata guys yung signal. Hindi na makapag-live. Loading ng loading lang. Medyo po sa baba po tayo kasi lalagay po natin dyan yung banner para papaliwanag po yung transmission. Saan po tayo? Kasi palapakan po natin si General Leo. Siya po, alas sigurado yung mga sibahan. At siya po ay magpapatuloy ng kanilang. Ito po. Ay, magandang po sa inyong lahat. Salamat sa pagtulong nyo rito sa tungkol sa power mo yun. Ano ang tatlong okasyon na nag-usyok ng People Power Revolution noong February ng 1986? No? Tatlong okasyon na nag-usyok. Una, yung namatay si Pino Latino. Pangalawa, yung malawakan dayaan ng snap election noong February ng 1986. Then yung pangatlo, of course, yung rapid corruption, yung oppressiveness, at yung autocratic na pamamakan ng Marcos regime. No? So tatlo yun. Ito yung nangyari. Kung ikatumbas natin yung ngayon sa 2022 ngayon, nandun pa rin yung tatlo.
hindi lang isang namatay, kundi libo-libon yung mga kababayan natin namatay dahil sa extrajudicial killing. No? Then, dun nga, nasabi natin na may malawak na dayaan noong 2022 election. No? Ngayon, nasa Supreme Court na. So hindi natin pwede pag-usapan na malawak yun. No? Pero yun ang ating sinasabi, may malawak na dayaan ng 2022. At yung mga flyers na yan ay nag-explain ko na yun. No? Then of course, yung pangatlo, yung walang justice, 6 years na na si Senator Bilibay na sa Bilalmuan. Sinong napapawala ng tatlong buwan lang. Ito kilala nyo. Nahulihan ng droga. Pero tatlong buwan lang eh. Absuelto. Hindi lang yung one. Absuelto. O yung justice yun. Habang si Senator Laila, 6 months at 6 years na nakapit na so, ganyan yung problem. So, kung tignan natin yung pag-usot ng 1986, itong tatlong condition na ito ay ngayon nakikita natin. No? So, nga, kanina sa palinyo, si Father Jerome. Yes, so, nagsabi nga, si Father Jerome. Itago, sabi nga na, alam mo, sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. So, depende kung anong ating magiging aksyon, eh, yun din ang ating makukuha. No? So, yun lang. Pagsimba natin ng mabuti yan. Pag-aralan nyo yung mga flyer. At makasampa na yan sa Supreme Court, ang COMELEC, ang TELCOS, ang CAC, COMELEC Advisory Council, ay binigyan ng 10 araw sumagot. So siguro, manapan yun, mga next week yun. Tignan natin kung anong sagot nila. Tapos ating sagutin din. Pero nagsisigurado kami na hindi mahirap nila i-explain, no? Ipaliwanag kung bakit noong unang oras naka 20 million pero doon sa pinakita nilang transmission report ng October 18, noon lang sa pangalawang oras nag-pick. Sa transparent server, unang oras nag-pick na. Ibig sabihin, yung transparent server ay nagbibilang ng mga boto na hindi pa natatransmit ng BCM, naka-program na. No? Yun ang ating ibig sabihin. So, pa-explain natin sa kanila kung paano nangyari yun. So, itayin natin ang kanilang explanation. May lotong makoy. Okay. Last magic na lang tayo. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat po sa Secretary Ray Man. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Marami sa inyo, kakilala ko na rin. Ako po ay, ang background ko po ay information technology. Itago na lang, okay. IT. No? At ako lamang itago po na lang, ang may IT background nung nasa COMELEC ako. Ito po kaming commissioners. Ako lamang ang may IT background. Pero 13 months lamang po ako doon dahil hindi ako gusto ng Senate President. Sino ba yan? Sino po ang kaya 13 months lang na hindi ako na-confirm dahil hindi nga ako gusto ng Senate President. Sino yan? Ang Senate President po noon ay si Enrile. Ayaw po niya sa akin dahil sabi niya dahil nadaya daw siya noong 1987. Ako po ang humahawak ng Operation Quick Count ng Nampril noon. Sabi ko, teka muna,
bakit number na lang sinisisi mo? Eh, ang official count naman, Comelec. Unang-una, hindi naman namin, binibilag lang namin kung ano yung dumadating. Kung, kasi pag ganyan-ganyan siya eh. Number 22, number 23, number 24, umaabot hanggang number 26. And 24 yung ina-elect natin noon. So, magkalit siya kasi pag ganun-ganun siya. Eh, binibilag lang naman natin kung ano yung dumadating na mga boto. Wala naman kami pakil. Pagka po nagtatrabaho kami dyan sa Dumbrell, hindi namin tinitingnan kung sino yung nakakalamang. Basta ang importante sa amin, matapos yung trabaho. Sana may mga dumating na, ano, na reports para mabilang namin. So, yung po ang galing sa akin ni JPE. Eh, hindi ko naman pinapansin. Total, 99 years old na siya. Ako, pero ako po naman ay 83 years old na rin. So, ang masasabi ko lamang po, gaya nga na sinabi ni General Rio, talaga nakakagulat na yung first hour, well, from 7 o'clock to 8:02, eh meron na kagad 20 million. Eh samantalang, nakikita nyo naman ang nangyayari sa presinto eh. Ang dami nilang ginagawa muna. Meron po silang 8 reports na gagawin. 8 copies ng report ang gagawin nila. Eh doon lang isang oras na siguro eh. So, paano nakapag-transmit at natanggap ng transparency server at 8:02, 20 million na kagad. So, actually, madali pong gawin yon. Kung nakakasan na yung mga yung mga bilang na gusto nyo. So, yun po ang aming parasiste sa ano, na parang malabo. Malabo yung makabilang kakagad ng 20 million in less than an hour. Dahil ang dami pang ginagawa sa presinto. So, noong araw po, hindi natin pinapansin na okay lang po, ni sinabi ng Comelec kung sinong nanalo, tinatanggap po natin. Ngayon lang po, nagkaroon ng talagang oposisyon na sinasabi namin na, teka muna, mukhang malabo. Pwede ba ipakita mo sa amin yung mga transmission reports, no? So, yun lang naman ang hinihingi ng amin, no? Sa Comelec. Pakita niyo yung transmission reports. Kung maipakita ninyo na talaga may mga transmission na nangyayari, edi tatahimik na kami. Pero kailangan naman, hindi naman malaking bagay yung hinihingi namin, di ba? At saka excited naman tayo dahil tayo yung ano eh, tayo ang taong bayan eh, di ba? Tayo ang sovereign. Oh, we have the right to know. So, yun po ang pinaglalaban natin, na yung right natin, eh wag namang ipagkait sa atin. Nag-file na sa Supreme Court. So, November 3 pa. Sumagot po ba ang maestrado? Sinabi na pinadala nila yung tanong namin sa actually several agencies, one of which is Comelec, no? So yun ang minita, binigyan sila ng 10 days to respond. Pero di ba inanunan ng Comelec, sumagot na sila, nadapuran na nila? I-preserve nyo naman kasi may question. Eh di ba, dapat naman, yun ang gawin nila. Di ba? Logical lang na, oh, may question. Wag muna natin i-delete yung Yun ang ibig sabihin ng Mandamus. Well, isa yun. Sa, yung Mandamus namin, ipaliwanag nyo nga yung transmission ninyo kung talaga nang nagkaroon ng transmission. Dahil medyo duda tayo
nakakaroon ng totoong transmisyon. Pero ano ba kaya talaga ng Comelec sa loob ng isang oras? Ilan million lang ba talaga kaya? Kayo, taga-Comelec kayo? Hindi na ako Comelec, ha? Nung araw ba yun? Hindi yung speed ng transmisyon, ang bilis no, ng transmisyon, ang aming tinatanong. Ang aming tinatanong ay mayroon pang gagawin na may gagawin pang administrative matters sa mga teachers bago sila makatransmit. No? So kung nagsara niya ng TV, hindi pwede mag-transmit kung hindi nagawa yung nine na major task. No? Ang pinakamatagal doon ay yung pag-print imprenta ng 8 kopya ng election code. Yun ay tinitingnan dito ng maging forward, sir. Ilang oras yung pag-print? 3 oras. Tatlong oras, 2 oras, 1 oras. Pero ginawa na nga namin na 30 minutes lang. No? Ginawa na namin ng 30 minutes lang yung pag-transmit ng mga ECM. Ang transfer server nagbilang na 8 million na hindi pa natatransmit ng ECM. So, ibig sabihin, nag-invento ang transfer server ng mga boto. At doon sa unang oras na yun, tapos na yung boxing. Ano yan? Wala na, hindi na nagbago. Sobrang bilis. Ang tawag sa military po yan, ang tawag sa military. Emphasize mo lang yung tawag ng military, yan ang shock and awe, no? Sa Desert Storm. Unang oras ng Desert Storm, dinomba ng Allied Forces yung mga installasyon ng Iraq, no? Wala na. Pa na sila, shock and awe na. Surrender na sila. Ganyan din nangyari sa atin. Matapos ng isang oras, surrender na tayo. Dismayado na tayo. Nawala yung ating will to fight. Hanggang ngayon. Ngayon, buwabalik na yung will to fight. Sir, ano pa ang magiging scenario kung ma-establish natin na yung transmission is fraudulent? Well, of course, it becomes a Supreme Court na ang mag-decide. No? Kung may dayaan nga, failure of election. No? Pero Supreme Court ang mag-decide. Maraming salamat po, Sekretaryo Rio, sa inyong karagdagang paliwanag. May gagawin pa po yata. Lahat ng presidential candidates, lahat ng vice presidential candidates, Congress, party list, Senate, governor, vice governor, provincial board, mayor, vice mayor, councilors. Ang haba ng isang at saka lahat ng kandidato ho yun piniprint 8 copies pa, so you can just imagine how long that would take. Paano natapos lahat yun? 20 million at nabilang at 8:02 in the evening. So medyo kumbaga does not compute. Totong Makoy daw. Ayun, maraming salamat po mga kasama. Tour guide, maraming salamat. Kayo, ibigay naman natin ang mikropono sa ating isang kasama. Pag-gali sa EDSA, Shrine, at marami po sa inyo medyo nauna dito at medyo hindi kami nakapag-ugnay po kay Colonel Long, no? Maraming salamat po sa inyo, Colonel. At kami po lutiitin ako po, sabi ko kasama pa pala po sila sa rally natin ngayon. Palakpakan po natin mga kapatid. Ito po ang address nito po, ang gagawin ko po yung address sa buong mga Pilipino po na nagmamahal sa ating bayan. Mabuhay mga kapulis! Mabuhay po mga kapulis sa natin. Mabuhay! Wala po magsasalita dito. Kami po tatlo ay hindi po kami magkakilala. Sinabi ko na po yun at nakita-kita na po kami nung after daylight. Hindi naman po ako Facebook, ano, mahilig, medyo nag-iiyakan po kasi ng mga anak ko dahil hindi naman iwanan.
So nagkaroon po ako ng ano noon, sarili po, nagsalita ko pa doon, at saka umabot pa sa Amerika, etc. Hanggang sa nag-meeting kami tatlo, hindi ko pa makilala si Nagas. Doon po nagsimula yung sinasabi ni Gas na truth and transparency sa automated election. Kaya nabansag ko, dati niyagan po kami, Tntrio, di ba? Truth and transparency. Okay? Trio po kami, kami lang tatlo nagtatrabaho, wala naman kami kasama. Wala kami kasama political candidate ito. Wala po kami. Kami lang po nag-iimbestiga. Okay? So yun po nangyari po. Nagkita-kita po kami. May kanya-kanya expertise. Mas mabigat po sila. Ako po pinakabata. Ako ay 70 lang po. Ay, hindi. Nagbalik natin ang dalawa. 72. Medyo may mga karamdaman po. Si Gaspo, sabi niya, na-bypass. Ako po, overpass. So hanggang ganito lang po. Ano, para masimplify lang po natin. Ang trabaho ko po, kahit na nag-aaral pa ako sa panahon po ng mga aktivism po noon, we were at the forefront. I was in the student council, ang AS po, nakala. Kami po, ako po ay kasama doon sa quarter storm, kinikwento nila. Nandun po kami sa Malacanang. At saka nung diliman ko yun, nandun po din po. Nandun din po kami. So after that po, medyo hindi na ako pinapasok ng nanay ko sa UP dahil gusto ko mag-college of law. Hindi na ako pinapatuloy at kung saan ako napasabal. Hanggang naging bankero po ako at saka naging IT. Ang pagiging IT ko po ay hindi po ganun kabilis. Si Gas po talagang IT yan. Mga engineers po yan, kaya papalakpakan po itong mga matatalino po itong mga ito. Matematician po yan, si Eli, kaya siya nakakagawa ng mga graph. Si Gas naman po, nagtayo siya ng eskwela called STI. Ako po, wala akong tinayo kundi sarili ko lang, Facebook. Anong parte ng katawan mong tumayo? Wala na. Wala na tumatayo sa akin. Wala na. Nag-doktor na. Ngayon po, ang trabaho po ng mga isang mga mathematicians is to simplify what is the problem of the country right now. Hindi kami naniniwala sa election, okay? So we in 8-9 months po, hinahanap po na namin kung paano nangyari talaga yun. Sa tulong po ng amin itong dalawa, itong kaming tatlo, at nakita po namin. Hindi po nang galing sa amin ang solusyon, nang galing po mismo sinasabi ni Eli sa COMELEC. Hindi po kami sinagot ng COMELEC, hindi kami sinagot ng CAC, hindi kami sinagot ng TELCO, etc. Lahat po, ini-ignore po kami, wala daw kaming pag-asa. At kami po, nung nandung kami noong October 18, doon po lumabas at nakita po yon ni General Eli. Ganun po katalino yun si General Eli. Dahil nasunog po yung kanilang sinasabi ng COMELEC at doon kami pumunta na sa Supreme Court at gumawa kami ng 100-page petition. Yung sinasabi po ni Gus na sovereign right, hindi po na-contest yan ng Supreme Court, kaya po nag-issue sila after 3 months dahil siguro nahirapan sila at kinrant ng ating petition. Pasalamat po tayo sa Supreme Court. Noong February 21, palakpakan po natin ang Supreme Court. So ngayon po, sabi ko nga eh, saan nalilipat po ang bakbaka ngayon ang laban? Ang laban po ngayon, nakikinig po kayo mga kapulisan din. Mag-aaral po na kayo ng mga legal matters. Ako po, hindi naman ako naging abogado, pero mga tao ko po yung mga abogado. Ngayon, ang legal matters na to, malilipat na po sa Supreme Court. Okay? Sasagot ang COMELEC, sasagot kami, etc. hanggang sa mag-desisyon po ang Supreme Court. Ang pagkasabi po namin dito na talagang hindi po totoo yung nangyari ng may transmission. Dahil po kami, sinusuit po namin ang proseso. Ako po sa trabaho ko, pag hindi po ako pagtawag po dyan, validation. Sino po mga may computer dito background? Computer, you know validation, right? Yes, sir. Pag hindi ka pumasa, magsaka, di ba? Hindi ka babayaran, right? Ang daming steps po yan. Yung sa COMELEC po, sabi nga ni Gus, tama ba? 4 steps. Okay? So sinusunod namin yun. Doon nakita namin yung mga instruction. Kaya sabi lang namin dito ngayon, nahuli na. Nahuli po namin yung sa transmission part. Kaya kung meron transmission talaga noon, tapos ng boxing. Kung walang transmission, disabihin mo. Ngayon, ang Supreme Court mas sinadilema dahil hindi naman kami political animal. We're just asking that it's our sovereign right. Gusto namin malaman kung may transmission. So ngayon po, alamin po natin lahat kayo po, kung wala tayong mga legal background, pagkikinig po tayo. Andito po yung abogado natin, si Attorney Mel. Mel is over here. Yeah. So, Mel here. Palakpakan po natin si Mel. 100-page petition yan. Ito po si Mel. Okay, 100-page petition ginawa niya. Maraming kang mga abogado. Mga bonus lang po yan. Wala ko kaming pera.
pensionado pa kami tatlo. Ha, tinanong ko ng isang politiko, sino daw nagbibigay sa aming pera? Wala po, daw po sa akin pensyon. Sabi ng mga anak ko, balis ka na dyan, wala ka naman pera. Yes, sir. Tell me, GCash kayo. Ang GCash ko po, zero balance. Di nagpapadala sa akin para pambili ng tinapay nyo. Ayan po, palakpakan po natin yung mga nag-donate po. Yung mga tinapay, sigaw mo yung mga kapulisan. Kanina pa yun, buntong na buntong. Ganun pa namin sa ganyan. So, madaling salita po, ha. Ang bagbagan po ngayon, wala na dito kami. Nandun na sa Supreme Court. Hintayin natin ang mga kasagutan at malalaman po niya after 10 days. At kung meron parang sagutan nun, at saka kung matalo tayo at siya-sign ng Supreme Court sa mali, saka naman tayo malma, umalsa tayo, sabihin natin, umibali kayo. Okay. So itong matayon po ito ay siguro sabihin natin, we owe to these people who sacrifice their life, but then we owe it to the whole Filipino po na malaman nila ang katotohanan talaga. Okay? Pagod na po ako dahil 72 na po. No, optimista po ko, kaya ko pa. Hindi ko na kaya masamit ang lumalakad kasi medyo may karamdaman po rin tayo ngayon. Kaya yung kalakasan po nito. Ito po yung malakas natin ngayon si Atty. Mel. Ayan po, palakpakan po. Amen! Pag nanalo daw tayo, kami po tatlo ay uupo sa gobyerno. Hindi po kami. Hindi po kami kurang. Okay? Kaya maraming salamat po. Si sister doon, no? Si prayer. Eh, kaya meron tayo sa sabi prayer. Sister. Ay, may ito na. Kaya palis na lang tayo. Si prayer na lang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sir Aida at nakikita ako sa mga layunin ng grupo ito upang nang sa gayon ang katotohanan ay lumabas dito sa ating bansa. Siyempre, bukod po sa ating mga ginagawa ngayon, kailangan natin ang tulong ng Panginoon, kaya sa oras na ito tayo po ay manahimik sandali at sama-sama po tayong manalangin. Ama naming Diyos, sa oras po ito, naririto po ang maraming Pilipino. Ang iba po ay nasa ibang mga lugar kasi iba-iba po ang mga pagtitipong nangyayari sa araw na ito. Ngunit nagkakaisa po ang layunin ng sambayanang Pilipino. Ang lumabas ang katotohanan, ang magkaroon ng katarungan, at nang sa ganon, ang sambayanang Pilipino, ang Pilipinas ay patuloy na mag-isang bansang malaya, nagkakaisa at nagsasama-sama. Sa oras pong ito, tulungan po ninyo kami. Samahan po ninyo kami sa aming mga adikain. Tulungan po ninyo at liwanagan po ninyo ang isip ng mga namumuno sa amin upang nang sa ganon ang kanilang isipin ay hindi lamang ang kanilang sariling kapakanan kundi ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Mahal naming Ina Birheng Maria, kayo po ay naging kasama namin at sinubaybayan nyo kami noong EDSA 1986. Ngayon pong panahon ito, kailangan din po namin ang inyong panalangin at pagsama sa amin. Sana po kami ay inyong ipanalangin sa iyong anak na si Jesus. Sama-sama po natin kasalim. Ama namin, sumasalangin ka sa pangalan ng ngalan mo. Bawa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Ito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanan sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para mo kapatawarin kami sa mga sala. At
huwag mo mahilig kay pulot sa tukso at iyayala mo mag-iis sa lahat ng sasama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Diyos, pagkakamit ng mga kasalanan ngayon at ang kapilitan na iyan. Mahal na Birhen ng EDSA, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you. Maraming salamat po, Sister. People power! Hindi magkakos! Mabuhay kayo lahat!